Okay guys, hello. Good day everyone. Sana po nasa okay kayong kalagayan. Sa araw na to po or sa video na to, i-review natin and how to na rin, paano, how to use. So again, review ko sa ito yung review ko sa product na to, tsaka ituro ko na rin paano siya gamitin. So guys, as you know, sa panahon to, napakatalamak si Omicron variant ng COVID. So very important po na magkakaroon tayo ng antigen test sa bahay para pwede nating ma-detect. Kasi syempre po, instead na going to the hospital, makakahawa pa tayo ng iba kung meron tayong symptoms. Mas maganda kung meron tayong home test kit na pwede nating gawin sa sarili natin. Kasi para na rin makapag-ready kayo and alam nyo kung anong dapat yung gawin beforehand. So wag na nating antayin yung time na mahirapan pa tayong huminga or may nangyayari pa sa ating ano. So again guys, napaka-importante itong video na to, especially mukhang magsa-search ang Omicron variant dito sa Metro Manila. So ayun. So ang i-review ko po is yung brand na Longines brand. So disclaimer lang po, hindi po ako endorser ng Longines. I just think na wala rin ako ibang brand na gamit, but I just thought na napaka-effective po nitong brand na to. For me, effective po talaga. But yun nga po, dapat sasabihin ko mamaya kung paano siya gamitin para maging effective siya. Kasi may appropriate time kung kailan siya gamitin. Kaya panoorin nyo yung buong video po. Alright, so paano ko nasabing effective siya? Kasi nung nag-positive po yung test, the following day, nagpakuha po ng RT-PCR, same po ng result. Positive po talaga. So, kaya nalaman, twice po nangyari yun. Si patient number 1 and then si patient number 2. Kaya si patient number 3 and number 4, di na po namin inano kasi nagkaroon ng symptoms. And then antigen test din positive na, anong una negative nung test ay positive, nung may symptoms na alam na rin naming positive kasi syempre isang family lang naman po. Alright, so then eto po yun, confirm po sa RT-PCR, match po talaga. So I can vouch for this. Hindi po ako nurser, but I can vouch for this one. Importante po meron kayo neto. This one, I got from Facebook Marketplace. May nagbibenta po doon, medyo mas mura. This one, package of 25 sets or 25 test sets. And mas mura kasi siya kung sa direct seller yung ano para sa amin. But you can get this din po per test set sa Lazada if you like. So kung hindi nyo, sa tingin nyo hindi nyo magagamit yung 25 pieces, then you can get naman sa Lazada for a piece. Na mas mahal nga lang kung ito total mo. So kung so let's say kukuha ka ng parang ano ata 200 plus yung isa. So kung kukuha ka ng 10, de 2,000 plus na yun. Eh, ang worth lang na ito, 2,000 plus lang din. 25 pieces na. So, nasa sa inyo po. Kung tatlo lang naman yung kukunin nyo, di mas makakatapid kayo dun sa Lazada. Anyway, alam ko, resourceful naman kayo. Basta ito yung brand po. Okay? Yan yung brand. Longines or Clungine, I'm not sure. Search nyo na lang po. Search nyo na lang po. And then, kung sa tingin nyo saan kayo makakakuha ng mas mura, then, yun yung bilhin nyo po. Alright? So, ito po yung box niya.
Okay. 25 sets na po yung laman nito. So, ano-ano yung laman niya? Meron siyang 25 test cassettes, 25 extraction tubes, 25 sterilized swabs. Wag na yung package insert yan yung ano eh. 25 dropper tips, 25 extraction reagents. So tingnan natin kung ano yung mga yan. So eto siya, eto yung cassette, ano yan, test cassette. So itong test cassette, ang itsura nito sa loob is para siyang yung pregnancy test na positive or negative, na may magkakaroon ng 2 lines. Alright, so yung test cassette, ito yung sterilized swab. Okay, yan siya. Ito naman yung extraction tube. Okay, ito naman yung dropper tip. Okay, and then ito yung extraction reagent. Ito po yung ihahalo dun sa swab. Bali, ito yung magde-detect actually. Ito yung agent na liquid na ihahalo dun sa laway or sample na nakuha dun sa swab, and then eventually yun yung i-drop dun sa test cassette. So alright, so eto, niready ko na siya kasi we'll be performing a demo or a test dito sa product na to. Actually pang countless times ko nang ginawa to, so ngayon ko lang kinuna ng video. So alright, so first, before mo buksan tong iba, ang uunahin natin is i-ready natin yung ito, the extraction reagent. Okay, kailangan natin tong gupitin natin ng scissor dito, and then after that i-pupour natin itong laman nito dito sa extraction tube. And then, after nun, tsaka natin itabi. Tsaka natin buksan yung iba, okay? So, gawin natin. Pause ko lang, ha? Okay guys, so ito yon. Nalagay ko na siya. Okay, so ngayon, tsaka na natin bubuksan ngayon itong swab. Okay, so now careful bang natin. Okay, so syempre ingat sa paghawak nito kasi dapat and so huwag nyo i-touch yung pinakadulo. So this one, there's two ways para gamitin tong swab na to. Pwede siya sa dun sa nose, kung paano yung parang RT-PCR test. Kung marunong kayo nun, pwede nyong gawin yun. Medyo mahirap nga lang i-execute kung yun. Pero pag tayo-tayo lang, pwede namang sa ano, nasa manual din naman na two-way siya. So, pwedeng sa nose, pwede rin sa throat lang. Make sure lang na ma-swab nyo mabuti talaga yung back of your throat. Again, kahit dapat dun sa pinaka-back ng throat talaga, yung sa likod ng may parang tonsil. So, dun sa pinaka-likod, and make sure na magsaswab kayo both sides, sa likod, sa gilid, and both sides. Hindi madali yan. Dapat ano, medyo uncomfortable nga lang, medyo maduduwal kayo, but
importanteng makakuha kayo ng magandang sample. Alright, so hindi ko na ipapakita again guys sa likod ng throat, okay? So, sige, isaswab ko na sa patient. Ayan guys, so andito po, pakita ko lang, andito po sa instruction manual yung tamang ways ng pagkuha. Maayos naman yung ano nila, yung instruction or illustration ng drawing. So ito yung sinasabi ko na yung sa ilong, just like the RT-PCR swab. Ito naman yung sa oral, sabihin sa mouth naman. So ayan, no, sa gilid. Basta take as much sample as you can. Alright, so sige, balik tayo sa ano, swab. Alright guys, so ito ah, nakuha ko na po, nakuha na namin yung sample. Alright, so next is i-dip nyo lang to dito sa test tube. Okay, so dapat make sure nyo na i-dip nyo mabuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos para ano, i-sensya na sa video. Hindi malapo. Ayan. So, i-shake-shake nyo lang. And make sure na nakasubmerge siya for another 1 minute. Nasa, again guys, nasa instruction to. So after mo i-dip ng mga 10 times, make sure na talagang na ano, 1 minute siyang nakastay. So pwede mong shake konti ganyan. Alright, so habang inaantay natin yung 1 minute, balik muna tayo sa ano, pwede mo nang i-buksan tong ano, test cassette. Okay, so okay, alright, so ito yung itsura niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na para lang siyang pregnancy test kit. Okay, so parang yung ano, yung sample ilalagay din, instead na ihi, yung dropper ilalagay natin dito sa S and sample, and then CT, ito yung magiging ano sa result naman. Alright, so ilagay muna natin to dyan. Okay, so may 1 minute na ba? Okay, so alam ha? Ready na natin yan dyan. So ready na yung test cassette. Alright, siguro I think ano na, 1 minute nata. Okay, so alright, so kukunin ko na to, and then you have, dapat itapon mo mabuti kasi ano, delikado yan kung mapunta kahit saan. So dapat i-secure mo yung pagkakatapon. Okay, now is yun namang dropper tip. So yung dropper tip, fit to siya sa tube, test tube. Okay, so ayan, para ma-drop, ma-lagay mo ng maayos or ma-drop mo ng maayos yung sample mo dun sa test cassette. Ayan, okay, so ito na siya. Yung ito palang dropper tip guys, sadyang ano na talaga yan, naka-open na yan. Meron na siyang, ano, hindi mo na kailangang i-poke or something. Okay? So, I think it's been 1 minute. So, ready na siya ano. Alright? So, malalaman mo kung negative or positive. Kung C and T, merong line, ibig sabihin, positive yun.
kung C lang yung merong line and blank sa T, then negative yun. Okay? So, yung T, even slightest line lang yung lalabas, considered as positive na yun. So, kasi pag negative talaga, walang-wala talagang line ang T. Dapat ganun. So, kahit sobrang nipis, considered positive yun. Okay? Alright, so ilang drop ang ilalagay natin dito? Sabi dun sa ano, kahit 3 drops lang daw, pero I'll make it 4. Right? So, ready na tayo. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay? Ayan, tignan natin. And then, dapat 15 minutes daw yung 15 minutes daw yung interpretation for yung bago siya ma-interpret. But, usually, based on our observation, kahit ano lang siya, actually, mabilis actually siya, hindi 15 minutes. Siguro 15 minutes, after 15 minutes, mag-stabilize yung pinaka-color talaga niya. Pero, alam mo na kaagad within 3 minutes, 2 to 3 minutes yung result eh, kung positive or negative. Kasi, ang habol mo lang, magkaroon lang ng konting line yung T again, ano na yon, considered as negative. Positive pag magkaroon ng T. So, i-zoom natin. Ayan. So, di ba wala? Actually, meron na ta. Slight. Meron ba? Meron eh. Ayan. Meron. Meron pang konti. Okay. So, pawala na actually. Papakita ko yung pinaka solid line talaga niya nung ano. And by the way guys, ang pinaka best time to get to collect the sample and make the test is yung kasagsagan nung yung start, kaka-start mo lang ng symptoms. Kasi pag, if you think na you got infected pero wala ka pang symptoms, it will return negative. Maniwala kayo. This test kit is really effective. For me, very effective siya. But, dapat alam mo din kung kailan mo kukunan ng test. So, say for example, kasi meron ako mapapakitang sample mamaya. Pag nung wala pang symptoms yung pasyente, negative talaga. Negative. Tapos yung isa na meron ng symptoms, positive siya. Dalawang line yung lumabas agad. So, but after two days lang, nagkaroon ng symptoms yung dalawang nagdi-negative. Nung tinest, ayun, two lines na rin. So, maganda siya. Maganda siyang gamitin, but dapat kunin mo siya kung may symptoms na lumabas yung pasyente para hindi sayang naman yung ano nyo. So, pro tip yun ha. Alright. So, pakita ko yung mga samples, okay? Hey guys, ito po. Ito na po yung mga test samples na sinabi ko sa inyo. So, nung patient number 1, kinuna namin ng sample, nag-positive siya, okay? So, at this point in time, meron na po siyang symptoms kasi na inuubo na siya. So, nag-test result positive and then, inulit pa talaga namin, test number 2.
for the same patient. Positive talaga. So, confirmed. Now, para makasiguro kami, si patient number 2, 3, and 4, which wala pang symptoms, kumuha rin kami ng sample, negative sila. Pero I think meron na silang virus at this time. Yun nga lang, wala pang symptoms, so hindi nag-negative. Now, here, tingnan nyo. Same patient, itong 3 patient na to na negative at the time na positive si patient number 1. Si patient number 2, 3, and 4, tinest ulit after 2 days. Ayan, kita nyo. Meron na silang symptoms at this time. Ayan, positive po. Kaya yung sabi ko sa inyo, very effective to, but kunin nyo ng sample or test nyo kung meron ng symptoms yung pasyente. Okay? So, yun lang guys. So, balikan natin yung it's been 15 minutes na. So, ayan. Meron pa, positive pa rin po si patient number 1. It's been 6 days na since yung it's been 6 days na dito since nung kinuha to. And then ito na yung third test niya after 6 days para sana, kasi wala na siyang symptoms eh. Wala na siyang mga symptoms, may ubo na lang na sobrang very light na ubo na lang, but it's still tested na no. Positive. So, I think the virus is still there. Alright. Yan lang po. Alright guys. Ito po yung nasa manual ng interpretation of results. Okay. So, pag dalawang lines, yung C tsaka T, nagkakaroon ng line. Ayan, two lines appear. One colored line appears to the regency and the other colored. Ayan o. Ito yung importante dyan. Irregardless of the intensity of the test line. Meaning, kahit sobrang faint pa yung T na yan, or sobrang ano, basta magkaroon lang ng line, positive yan. Now, negative, talagang yung T, walang-wala ka talaga makikita kahit na faint. So far, hindi pa naman kami nagkaroon ng invalid. So, ayan. So, make sure lang ma-swab nyo ng tama, and then masunod nyo naman yung instructions. I'm sure hindi yan magiging invalid. Either positive or negative lang talaga yan. But, guys, again, pro tip, kunan nyo ng sample kung kailan may symptoms na po, like coughing si patient. Ayun lang po. I hope this is informative. If you like the video, please like and subscribe para matulungan naman po ako. Alright, sana po makakatulong ito sa inyo. Again, keep safe. God bless. Pakishare na rin yung video sa iba para alam din nila. This item is available in if you want to get the item. I'm not an endorser, but meron po ito sa Lazada. Again po, sana nakatulong itong video na to. Keep safe po tayong lahat. Very ano po itong virus na to. Alright, thank you guys. Okay, bye.